So ito yung actual job. So papahinga natin yung audio na Tagalog. Lalong-lalo na para sa mga... Then ito type natin ngayon siya in Tagalog. Pero minimum dyan mga 350 to 500 pesos or more para doon sa Tagalog na itatype natin. Nagbabayad madalas GCash, Paymaya or ibang local bank. Okay mga co-mates, so legit na Tagalog transcription job or Tagalog na typing jobs yung share natin sa inyo ngayon. Ang maganda dito, no, actual job to ng isang part-timer na nag-work sa akin. So yung work nga niya, no, so yung pinakita nating sample kanina, Tagalog yung audio and Tagalog din yung itatype. So kung ikaw seryoso ka na magkaroon ng online jobs na ganito, make sure na mag-stay ka, no, mula simula hanggang dulo na itong video. Share ko sa inyo yung number one, yung actual job, no, paano namin ginagawa yung gantong job. So yung pangalawa naman, no, is yung salary or magkano yung pwedeng kitain. And pangatlo naman is saan kayo po pwedeng maghanap ng ganitong klaseng work. So kung mapapansin nyo mga ka-homemates, no, sa mga videos ko, meron yung Tagalog na subtitle. Ito, no, subtitles, then English and Filipino. So yun, no, so share ko lang sa inyo yung isa sa actual na job ko. So yung Tagalog na subtitle na yan is hindi yan automatic, nandyan na agad, no. Nagbabayad nga ako ng part-timer para mag-type sa akin ng Tagalog. Or kumbaga, i-type niya yung mga sinasabi ko sa mga video. And mga co-mates, hindi lang to sa YouTube channel ko, no, pwede sa ibang mga YouTube channel, pwede sa mga Facebook, diba, meron din mga videos doon, so meron din mga Tagalog na transcription jobs doon, pwedeng yung transcript lang, kumbaga, hindi upload na video, kumbaga, itatype nyo lang yung conversation. Ang maraming klaseng trabaho ang Tagalog transcription. Una muna natin, no, so yung actual na work kung paano ginagawa, like paano ginagawa yung Tagalog na transcript. So, ang ginagamit naming website dyan, ito, free lang to, maganda, wala kayong babayaran. So, itong Clideo or Clideo. So, ang pinakaunang step dyan is yung client, syempre, magre-request sa inyo ng transcription job. So, magsasend siya sa inyo ngayon ng file, pwedeng video file, pwedeng audio file. And once na sa inyo na yung file, so, punta na kayo dito sa website ng Clideo, yan, sa add subtitles to video. And then, sa choose a file, drag and drop nyo lang yung file nung client nyo. So, ito, no, sample lang. So automatic, antayin na lang natin siya mag-upload. Hindi nyo kailangan mag-register dito mga co-mates, no, para magamit yung website. So makita nyo sa taas, no, ngayon naka-sign out ako. Mga co-mates, paalala lang, no, itong website is hindi tayo maghahanap ng work dito. Ito lang yung gagamitin natin para makapag-transcript tayo ng Tagalog. Huwag kayong mag-register dito maghanap ng work mga co-mates, ha. Okay, pagtapos na yung upload, ito na yung makikita nyo. Dito tayo sa Add Manually. So click natin yung Add Manually. So ito na mismo mga co-mates yung gagamitin nating tool para makapag-transcript or transcribe ng Tagalog. So very basic, no, andito sa gitna yung pinaka-video, makikita nyo dito mamaya yung itatype natin. Then dito sa baba yung mga chat bubbles na tinatawag, mamaya makikita nyo yan. So dito sa kanan nakalagay, no, add subtitle. So para nga makapaglagay tayo ng mga subtitle dun sa video or text sa video. So dito makakapag-type tayo. So pahinggan lang natin sandali. Okay mga co-mates, no, so super halagang video. So ngayon type lang natin dito. Okay mga co-mates, super halagang video. So sample lang to, no. So once na type niyo na siya, so double check lang natin kung tama ba yung type natin. Okay mga co-mates, no, so super halagang video. So nakita niyo, no, maagang nawala yung text dun sa video. So kailangan extend natin siya. So para humaba yung subtitle, yung kumbaga oras na nakikita yung subtitle, so hover niyo lang sa kanya. Then tapat nyo lang siya dito and then adjust nyo lang. Yan, so makita nyo, no, so na-adjust naman natin siya. So ngayon, kumbaga, mas matagal yung duration niya. So pagpilay mo ngayon siya, sakto na yan. Halagang video. So sakto na, no, kumbaga, okay na yung duration niya. Sakto kung hanggang kailan siya sinabi. So lalong-lalo na para sa mga beginners. So para makapag-add ng another na subtitle or kumbaga lugar para makapag-type kayo, dito lang yan sa add subtitle. Adjust lang ulit natin siya. Pwede nyo siyang i-adjust, no? So drag and drop lang. So dito sa kanan ulit, type lang natin. Diyan kayo makakapag-type. Ganun lang, no? Very basic. I-adjust nyo lang yung nasa baba. Itatype nyo dito sa kanan yung Tagalog. Mga co-mates, hindi lang Tagalog, no? So pwedeng English subtitle din. Baga, kung meron kayo bang alam na mga language, so pwede rin naman gamitin to. Sa videos ko, mga co-mates, no? So meron din akong English and meron din akong Filipino. So, pareho yung English at yung Tagalog, ito yung ginagamit nila para makagawa ng subtitle. So, ayan, tapusin nyo lang mga co-mates yung video, no. Once matapos nyo na, make sure na panoorin nyo ng buo, no. Kumbaga, i-double check nyo. Baka meron kayong mga mali, or kumbaga, para pag na-submit nyo, so, maayos na agad yung file. So, once tapos nyo na, ang next na dyan is i-export nyo na as SRT na file. So, ito, makita mo, no, download.srt sa bottom right.
Ito, no, so download.srt. So once ma-download na mga commits, ito na yung file, no, ito na yung tinype natin kanina. So makita mo sa dulo, no, .srt file yan. So ngayon mga commits, ito na yung pinaka-final product, no, ito na yung sasubmit natin sa client. So once masubmit mo yan sa client, depende sa usapan nyo, pwedeng per project, babayaran ka na niya. Or yung sa akin, kumbaga monthly namin siya binabayaran. And extra income online lang ito, no, hindi to full-time online job. And Tagalog na work ito, normally or kumbaga madalas is local din yung client. So hindi siya international pay, hindi dollars madalas yung binabayad sa atin. So hindi ganun kalakihan yung bayad. So range lang, no, so mga 350 to 500 pesos per project. Syempre depende yan sa ano, no, duration ng video. Mas mahaba yung duration, syempre mas matagal nyo siyang gagawin, mas nagiging mahal din yung bayad sa transcription. So payment method, so since madalas nga local yan, mga local yung payment method. Ako personally, ginagamit ko pambayad sa part-timer is GCash. So once matapos niya yung file, send ko sa kanya via GCash yung payment. Another one din pala mga commits, no, so yung availability ng job, kumbaga gaano karami yung work. So depende rin yan sa client kung gaano karami yung pinapatype niya, gaano kadalas siya magpatype. Pero ginawa ko, no, binigyan ko na lang siya ng mga past videos ko na walang Tagalog na transcript. Yung kumbaga sinend ko na sa kanya yung mga past videos. Sabi ko sa kanya pag may free time siya or gusto niyang kumita ng extra, so siya nang bahala, no, kumbaga siya nang bahala mag-transcribe kung anong gusto niya i-transcribe dun sa mga past videos ko. So wala naman akong binibigay na deadline dun sa Tagalog na transcriber ko. Kumbaga, pag gusto lang niya mag-work ng extra. Normally sa gantong work mga commits is wala namang required na time na mag-work kayo like 9 to 5, 5 to 10. So walang ganun, no. Deadline lang yung binibigay. Halimbawa, bigay ko tong file na to, sabihin ko na as much as possible matapos mo within 2 days or mga 3 days. Ikaw nang bahala kung oras mo gusto mag-work dun, no. Kumbaga, gusto mo na 9 a.m. to 10 a.m. then 6 p.m. to 7 p.m. so kayo nang bahala pa ganun. So next naman dyan is saan naman tayo maghahanap ng ganitong mga client or ganitong mga jobs na Tagalog transcription or Tagalog typing jobs. Pag ganito mga ka-umis, no, so hahanapin nyo yung client na magpapawork ng ganito. So mag-search kayo ng mga job posting. Yan, no, sa mga online jobs PH, sa mga Upwork. So katulad nito, no, sa isang freelancing website, yan, no, hiring Tagalog transcription. Pero ito kasing ano na to, job posting na to, teams and agencies yung preferred nila. So hanap lang kayo na iba, no, yung mga nag-hire ng individuals or mga freelancers. So online jobs PH, pwede rin kayo mag-search mga ka-umis. Ang mga keywords pag nag-search kayo sa mga freelancing websites yan, no, Tagalog transcription, Tagalog subtitle, Tagalog translation at iba pa. Mga commits, mahalagang paalala na walang isang website na kumbaga pag nag-register ka doon, start ka na mag-transcribe ng Tagalog, start ka na mag-subtitle ng Tagalog. So walang ganun mga commits, no. Sa ngayon na, so walang isang ganun na website. And another one na pwede nyong gawin, no, para mahanap ng client. So pwede nyong i-try directly mag-pitch ng mga services nyo sa mga favorite na vlogger nyo ng mga Filipinos. Like sa mga description ng videos namin, nandyan yung mga business email. And then yan, no, mag-email lang kayo na baga nagpo-provide kayo ng services na Tagalog transcription. Yung Tagalog transcription, pwedeng nakakatulong yan doon sa mga viewers na merong mga hearing problems o yung baga nag-e-enjoy na merong Tagalog na subtitle. So, pwede nyo i-pitch yung mga service nyo doon sa ibang mga vlogger. Try nyo lang yan doon sa medyo malalaking vlogger na, no, kumbaga malalaking YouTuber na. Kasi sila yung minsan may mga budget para sa mga ganyang klase na work. Pero mga commits, no, so medyo walang kasiguro doon yun kung nag-hire ba sila or gusto ba nilang mag-hire. So mas recommend ko pa rin yung mga freelancing websites dyan kayo maghanap ng mga ganitong klase na work. So itong next video, pinaliwanag ko dyan yung mga freelancing websites, saan kayo mag-register, saan kayo maghahanap ng mga work.